Good day mga ka-technician. So dito ulit tayo ngayon. Yung aking mga assistant na OJT ay nagsiuwi na. Pero isa nandun sa kabila, doon natulog sa shop. Ayan. So ang ipapakita ko sa inyo ngayon yung TV muna ang gagawin natin ngayon. Ayan. So ang problema nito is walang picture. Ayan, tingnan natin. Kailangan ko na kasi siyang gawin para maibaba ko sa lamesa. Kaya ayan. Okay, so tingnan natin. Saksak ko. Medyo may kalakihan. Ah! Yan, wala na ako. Sila. Yan. Wala siyang picture. Wala. Pero mayroon siyang backlight. Yung picture hindi lumalabas. Picture wala. Walang logo. Yan. So ang problema niya is panel. Yung ganitong problema. Medyo siyempre kapag dumaan sa service center, medyo may kamahalan kasi hindi nire-repair yung panel. Nire-replace. So ang panel kapag kinukot, katulad dito, mga 55 inches na siya. So medyo may kamahalan na. Kaya nangyayari, parang last option dito. Kasi parang nasa 16 to 18,000 yung ganitong kalaki kapag pinalta ng panel. So hindi na pinapa-repair. Kaya ang option nandito sa atin. Ayan. So susubukan natin kung ano yung magagawa natin. Nung nakaraan meron din kaming ginawa, LG, ganun din, parang 18,000 ang estimate. Pero nakuha sa kapirasong papel. Ayun. Manda. Magic. Okay. So, kakalasin ko muna at i-check natin ang loob. Okay. Go. Balik ako kayo pag nakalas muna. Yan. So, sa dami ng tumbilyo, sulit ka talaga sa pagkakalas lang. Yan. So ayan yung loob, medyo malikabok pa. Linisan natin ng konti muna para masaya. Ayan o. Saan yung brush ko dito? Wala yung brush ko. Okay, so ito yung loob niya. Tanggalin ko ito. Maliwanag. Yan. Makikita nyo board. Ito yung main board. Ito yung power. Wala siyang tikon na ginamit. Yan. So, yung ganito kasi na problema, like nawala ng picture, hindi tayo kasi pwedeng maghang kagad ng like ito, meron kasing mga modelo na pag tinanggal natin ang ribbon wire, minsan lalong lumalala yung problema. So gagawin natin, i-check muna natin yung loob and magbo-voltage check tayo. Yan, so kakalasin ko. Medyo masalimot ang bakbakan ngayon dahil ang daming kakalasin. Ayan, so tatanggalin ko lang muna and babalikan ko kayo pag natanggal na natin. Ayan, so pag tinatanggal kasi ito, ito ang problema dito eh, napakarami ng pinabaklas.
So kailangan nating tanggalin muna ito. Yun. Bago natin matanggal yung tornilyo dito sa ilalim. Ito. So ito lang kabila ang tatanggalin ko muna. Yung kabila hindi ko natatanggalin para makapag voltage check tayo. Kasi wala siyang tikon. Top board na yung ginagamit ng ganito. Diretso na siya. Yan. Kaya pagka nagkaroon ng problema minsan dito sa top board, yun yung kadalasan na talagang pinauwi na natin sa replacement ng panel. Kaya lang nga, yung replacement ng panel napakamahal. Kaya nau-option sa repair. Yan. So napakarami ng tornilyo yung kailangan ng baklasin. Okay. So kalas na kasi yung ilalim. Ito panel na kasi kaagad to eh. Kaya dapat medyo maingat. Yan. Ito, ito yung binabayaran nyo talaga sa technician. Yung pagkakalas pa lang nito. So kailangan maingat. Yan. Oh, maraming lumi. Yan oh. Yan yung nagiging problema minsan. Kita pa ba yan? Yan oh. May mga parang tahi ng ipis or yan. Ito. So, linisan muna natin ng konti. Ayan. Okay. So, kailangan kong mag-voltage reference muna. Pero, parang kailangan kong ibalik to. So, tinanggal ko na siya. And, ibabalik ko muna ito para may suporta yung panel. Yung kasi mahirap siyang iangat eh. Yan. Lagyan muna natin ang pansamantalang tornilyo yung kabilang side. Okay. Ayan. So nilagyan ko muna, ibinalik ko yung guide niya, yung pinaka support doon sa panel. Okay, so ngayon pupunta tayo doon sa voltage reference check. Ito dito sa top board. Teka, kita ba yan? Okay, so lagyan natin ng ilaw. Yun! Huwag ko makikita nyo ito ng medyo malapit. Okay. So hahanapin natin yung BGH, BGL saka yung BCC. Yun naman yung laging requirements natin bago tayo mag-hang or mag option doon sa second yung gagawin natin na pagre-repair. So susukatan muna natin siya ng supply. Okay, kakabit ko lang yung ating power. Okay. Teka, malinaw pa kaya to. Yan. So ito ang BCC. Yan. So meron tayong 12.3
Yan o, yung ating BCC, meron tayo. And ako, malabo na mata ko. Okay, so ito ang BGH. Yan, BGH itong ito. Ewan ko kung makikita natin kapag nakapokus. Napakaliit. Ito, BGH ito. So hindi nyo lang siguro gaanong maaninag na. Napakaliit. Ayan. Tingnan natin kung kita. Yun. BGH. So ito ang BGH. So ang BGH natin, ang lumabas is 12. Yan. So dapat 28 volts siya. And ito ang BGL. Ewan ko kung ito BGL. Tama. Makikita pa to. BGL. So dapat mayroon tayong negative 5. So meron naman tayong negative 7.9 na nakuha. Okay. So ang wala natin, ang patay natin is yun. Nag-drop ang volts ng BGH natin. Ito. So, ang nakuha natin sa BGH ay 12.8. And ang ating BGL ay negative 7.9. Okay. So, may problema tayo maaaring sa panel. Pero dito sa top board, bihira naman yan na nagkakaproblema kaagad. So, kadalasan yan nakikita natin parang may sunog. Okay. So, pwede siguro natin gawing option. Tatanggalin natin muna yung kabila, i-isolate natin dito sa kabilang side. Susubukan natin i-isolate. So hindi naman siya okay. So pag in-isolate natin, hindi naman maapektuhan yung ating board. So mabilis lang. Okay, so ihahang ko muna itong flat wire. Yan, so inihang ko yung isang flat wire ha. I-ready ko. Saka natin siya susukatan ng supply. Okay. On ground BCC. Okay. Doon ulit tayo sa BCC. Yun yung 12 BGH. Ayan o. So may lumabas na 27 na yung ating BGH. Ito. Kita. Okay, so ito yung BGH. Ito ang ating BGL. Negative 7.9. So ang namamatay natin ay, tanggalin ko muna para hindi mag-init, yung BGH. So yung BGH na papunta dito sa kabila. Ayan. So ngayon, ang i-option ulit natin, meron dalawang, ay tatlong ginagawa kadalasan dito. So ito sa kabilang board, nagtatanggal, pwede tayong mag-cutting. Pwedeng, tawag dito, merong mga jumper resistor tayo na tinatanggal. Pero siyempre sa unang option na gagawin natin, doon muna tayo sa ginagamit namin na paper method. So baka makukuha pa siya doon. Kung hindi makuha, saka tayo mag-o-option, papasok tayo doon sa cutting. Okay, so medyo masalimuot na kasi pag cutting, yun yung tinatawag natin na talaga 50-50 chance na yon. Hindi na tayo sure kung masasaktuhan natin. Napakahirap na. Ayan. Okay, so kailangan ko ng kapirasong papel ulit. Inuha mo ang gunting ko. Yeah, tapalik ako, ako ko lang ang gunting. Ito galitan pa. Yan. So, kumuha muna ako ng gunting kasi si doktora nag-opera doon sa loob ng CR. Ginamit yung gunting ko. Okay. So ayan, kapirasong papel muna ulit ang gagamitin natin. Tanggalin ko lang.
Ayan. Kasi ito pwedeng i-adjust. Mahirap kasing sundan na yung masyado maliliit. So, kaya ganito ang ginagamit ko para madali kong i-adjust. Makikita natin kaagad. Yan. So, hindi tayo basta pwede magkalang. Kailangan lang medyo mabilis yung gagawin natin. Kaya ito, hindi pwede sa mga basta-basta sa mga tectomer ba. So, baka lalong lumala ang problema. Okay. So, umpisahan natin dito sa gilid. I-adjust natin ang bahagya pa hanggang sa makuha natin yung eksakto kung saan siya magno-normal. Okay. Yung diyan kasi pagka tape ang kinakabit ko, mahirap siyang baklasin kaagad. Kaya eto. Okay. Yun. So, subukan ulit natin kung machachambahan na. So, nauwi tayo kasi pagka ganyan mga problema, minsan nauwi talaga tayo sa trial and error sa pagkakalang. Okay, buhayin ko yung nawawalang BGH kanina. So, 12 pa rin siya. Yun. Yan. So, ang BCC hindi naman nagbabago. Yung BGL negative 7.9 pa rin. Okay, so hindi pa natin nakuha. So, a-adjust tayo ng bahagya. Yun. Okay. So, ito yung advantage nung ginagano natin na papel. So, pag nakuha natin, pwede naman natin lagyan ng tape kapag sakto na tayo dun sa nakuha natin yung yan. So, ang pag-adjust nyo, mabilis lang ha, yung pagkakabit. Pag ini-on nyo, medyo mabilis lang kasi baka meron tayong mapatapan or yan, na hindi dapat. So, minsan may nadidisgrasya lalo na dun sa mga Samsung. Okay, so in-adjust ko siya ng bahagya. Tingnan natin kung tatama na siya. Yun. Bumalik. In-adjust ko siya ng mga 5 pin. Simula doon sa sulok na yun. Okay. Pantay na ba? Yun, pantay na. Naipit. Okay. Saksak again. Buhay. BGH. Yun! Meron na, oh. Yeah, kita natin. Dito. BGH na nawawala natin, ah. Parang minagic. So, hindi na tayo gagastos ng 18K. Meron ng 27. 27.9. So, yun yung 28. Ito yung negative 7 na BGL. Ang BCC, 12. Okay. So, titingnan natin ngayon kung ano ang lumabas sa tawas. Teka, tanggalin ko muna to. Para hindi mahulog. Okay. Aha. Medyo mahirap mag-anga.
Okay, wag sana madisgrasya. Yun, meron na. Ewan ko kung makikita. Yan. Okay. Susupport ko muna sa gitna. Yo! Ipitin kita ng tape. Okay, so tanggalin ko muna sa saksak. I-on ko ulit. Para makita natin. Masyado maliwanag lang. Yun! Nasa na yung switch na hulog. Madilim. Yun! Lumabas na si TCL. Pero parang okay na. No signal. Okay. So, subukan ko lalagyan ng signal. Okay. So, babalik ako. Okay, so ikakabit ko muna yung ating pang-signal. Yun. Nasulog. Move ko lang ilaw. Sige. Yun, meron na. Pero parang ano siya, static. Yun. Remove. Yun. Okay na. Okay, so may static pa yung video. Exit. Yun oh. So mapapansin nyo may static ang video natin. Yung kabila wala na eh. Kita yan? Mm. Yun oh. Mm. Subukan natin sa mas maliwanag. Hello. YouTube. Yan o. May static yung video to sa kalahati. So ngayon, subukan nating i-adjust ng bahagya. Teka, bababa ko. Oop, yaman eh, popcorn. Walang naipit. Okay. Yan. So, subukan natin i-adjust ng bahagya. Yan. So, katulad nyan, may static yung video natin. So, hindi natin kasi mape-perfect kaagad kung naglagay tayo ng tape. So, magbabaklas na naman tayo ng tape. So, i-adjust ko lang ng bahagya ito. Yun, yung kalang. So, in-adjust ko siya ng bahagya ng mga 2 pins siguro ito yung na-adjust natin. And, susubukan ulit natin. Okay, so tingnan natin kung ano ang lumabas sa tawas ang bigat ng TV. Ayun. Okay. So parang nawala na ang static niya. Oh. Almost perfect na siya. Yan. Hulog eh.
Ayan. So, kailangan ko muna siyang obserbahan. Pero, kailangan ibalik yung... Teka, tanggalin ko muna. Eto. So, huwag ko siyang paanda rin ng matagal ng nakatanggal ito. Ha? Kasi nandito yung DC-DC converter natin, yung IC, nasa top board. So, meron siya nito para yung init niya lumilipat dito. So, baka mag-overheat. Magtaka kayo, bigla na lang nawala ulit yung picture dahil in-observe nyo ng nakatanggal. So, ibabalik nyo muna ito bago nyo obserbahan, ha? Yan. So, tip ko lang yon, baka madisgrasyahan kayo. Okay? So, ibabalik ko muna ito. Dali ha, babalikan ko kayo saglit. Ayan, so kakalasin ko ulit muna itong cover na ito para maibalik yung yan, lupat. Yung ating cover, yung takip sa ibabaw. Ayan. Okay. So, tanggalin muna natin ito. Isabit pa ba? Yung ito. And ito yung sabi ko, importante na may balik natin para yung sa heatsink ito, malipat dito yung init. Marumi, nasa ko muna. Ayan, so sabi ko nga, huwag nyong patatagalin ng nakatanggal ito. Ayan, kasi pag na, kung mapapansin nyo yan, pagka hinawakan nyo dito, mainit yan. So, dapat maibalik nyo ulit kaagad ito. Yan. So, yung ginawa natin, kinalangan ko lang siya. Siguro, papalitan ko siya ng mas makapal ng konti. Sa susunod, i-observe ko lang siya ng ganyan. Okay. Okay, so tingnan natin ngayon kung anong lumabas sa tawas. Ulit, observe natin ang pansamantala, bahagya. Okay, so ikinabit ko muna ito para kung observe ba natin, hindi siya mag-overheat. Okay, so ibabaliktad ko yung unit. Hindi ko patatamaan. Yan. Okay. So, mahirap talaga!
Okay. Hirap talaga ang kumita ng pera. Buhayin. Ikakabit ko to. Ayan. TCL. Okay. So, yan yung lumabas sa picture natin. Halos perfect na ulit. Balik sa normal. Yan. So, wala na. Mapansin nyo, wala na yung pinaka parang guhit-guhit. Ayan. Okay. So, nandun si Dado, oh. Eto si Dago. Yeah, may commercial si... Skip. Okay, good day. You have a big mission. So, ayan. So, nandun na naman yung pogi. Sino ba yan? Kailan mo yan? Nagawa dito sa bodega. So, pakita ko sa inyo muna isang DVD na ginagawa natin. Ayan, yeah, yung DVD pala, hindi ko pa natatapos. Isusunod ko pala yun. Nakalimutan ko na ulit. Ayan, kasi dumating si Dado. Eh, nauna si Dado. Ayan na yung gagawin kong DVD. Ayan, so okay na yung picture. So, wala naman tayong nakita. Punta tayo doon sa iba. Yeah. Okay. So, mapapansin nyo, maayos na, wala na yung pinaka parang guhit-guhit kanina na lumabas. Ayan. So, halos perfect na siya. Kaya yung ginagamit ko, teka, babalik ko muna at nangangali ako. Okay. So, okay na siya. Okay na. Observe na lang to. Yan, so tinanggal ko muna. Oop. Okay. Ayan. So kaya ginagamit ko yung papel kasi madali ko siyang na-adjust. Kung katulad nun, hindi natin nasaktuhan yung pinaglagyan natin. Katulad nito, ito, ayaw ko mapupokus natin ito. Yun. So, ito yung papel natin na kinalang para mabuhay natin yung 28 volts na nawawala. Yung VGH. Yun. Kaya, ina-adjust ko siya unti-unti para makuha ko yung saktong kailangang mapatay na linya papunta doon sa kabila. Ayun. So, kung tape kasi, ididikit mo siya, ang hirap mag-adjust ng tape. Kaya kung yung papel, adjust natin ng konti. Kung may konti pa siyang problema, adjust tayo ng konti hanggang makuha natin yung perfect na picture. Ayan. So, okay na tayo dito. Okay na. Ayos na. So, ito yung ginagano natin kasi yung mga ganito na unit, katulad ng ginawa namin nung nakaraan, hindi na lang namin nagawa ng video kasi minamadali na matapos na. Dahil, ano ba, may pasok kami ari, no? So, hindi na namin nailabas. Ano siya, galing na ng service, pina-check na. So, parang 18,000 ang quotation kasi papalitan na yung panel. So, ganun din ang ginawa natin na procedure. Nakuha sa kalang pa yung isang LG, yung brand doon. So, okay naman. So, hanggang ngayon, wala namang feedback na may problema. So, okay na siguro. Okay na yun. So, okay na. Ayos!